Oh, ito, kape? Mapipwice. Yung matapag. Masha'Allah, kahit hindi kwais, sinasabi yung kwais. Ang tip na ka, pa-exit ka lang. Ay, mga bata? Ay, mga bata. Natural yung mga bata na eh. Ang kati matanda rin bro? Wala. Ang tip kwais, pero ininom nun. Ininom nila. Tayyib, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong gabi, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, ang tatalakayin natin, Mada ba'da Ramadan? Ano ang kalagayan ng isang Muslim pagkatapos ng buwan ng Ramadan? Una, basahin natin yung hadith, yung patungkol sa pag-aayuno ngayong buwan ng Shawwal. Sinabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan thumma atba'ahu sittatan min Shawwal kana kasiyami dahar. Sino man anya ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Malinaw yung hadith na ito, sabi, sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ang sabi ng ibang mga ulama, ang hadith na ito, ang tinutukoy niya, kung gusto mong makuha yung reward na sa buwan ng Shawwal, na para kang nag-ayun ng isang taon, mag-ayun, sino man ang mag-ayun ng buwan ng Ramadan, pagkatapos sinundan niya ito ng 6 na araw sa buwan ng Shawwal, at tayo ngayon ay nasa buwan ng Shawwal, tayo ay nasa pang ilang araw? 13, 14 na. No? So ayamul bid, masakto pa, mashallah. Pwede mong ipagsabihin yun, yung niyat mo ng Shawwal, tapos ayamul bid, o di kaya yung niyat mo sa Thursday, o kaya sa Monday, para magkaroon ka ng reward. So sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang mag-ayuno ng buwan ng Ramadan, pagkatapos sinundan niya ng 6 na araw sa buwan ng Shawwal, para siya nag-ayuno ng buong taon. At mayroong isang hadith, mga kapatid, na napakadakila patungkol sa pagpa-fasting sa isang araw. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sama yawman fi sabilillah, sino man ang mag-ayuno ng isang araw para kay Allah. Isang araw lamang. No? Ba'ada Allahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Subhanallah. Ilalayo ni Allah ang pagmumukha ng isang tao sa impyernong apoy ng 70 ha? 70 kharifan. Ilan 'yun? Ilan yung 70? 70 na yung kharif. Alam natin na mayroong 4 na season, 'di ba? Yung kharif kasama yung kharif doon, winter, saif. Paano yung winter sa Arabic? Ha? Saif. May sa Arabic may tinatawag na shita, saif, rabi', pati kharif. So ang tinutukoy ron 70 years ilalayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mukha. Mag-ayuno lamang tayo ng isang araw. So tapos yung 6 na araw, yung 6 na araw na pag-aayuno, ilang taon yung katumbas niya? Yung reward, isang taon. Ibilangin mo 'yun. Mag-ayuno ka ng isang taon. Tapos yung katumbas ng isang araw, 70 years ilalayo ang mukha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mukha ng isang tao sa impyernong apoy. So napakalaking reward ng pag-aayuno na ito. Kaya ang pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid, hindi natapos lamang sa buwan ng Ramadan. Sinasamba si Allah sa buwan ng Ramadan at sa ibang mga buwan. Ang pagbabasa ba ng Quran sa buwan lang ng Ramadan? Hindi. Ngunit ang pagbabasa ng Quran sa buwan ng Ramadan, ito ay mainam na gawain sapagkat ibinaba ni Allah ang Quran sa gabi ng Ramadan. Inna anzalna 'alaykal Quran fi laylatin mubarakah. Ibinaba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Quran sa Laylatul Mubarakah. Ito yung Laylatul Qadar sa gabi ng buwan ng Ramadan. At si Allah Subhanahu wa Ta'ala sinasamba siya sa buwan ng Ramadan at hindi sa ibang buwan din. Nagbabasa tayo ng Quran
sa Ramadan at hindi sa buwan ng Ramadan. Ang pagkatahajud sa buwan lang ba ng Ramadan? Hindi. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa hadith ni Abu Huraira, awsana khalili thalathan. Pinayuan ako ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng tatlong bagay. Ano ito? Una, yung salatul duha. Una, rakaat al-fajri. Yung dalawang rakaat bago yung fajar. At ang reward nito, anong reward niya? Sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rakaat al-fajri khayru min ad-dunya wa ma fiha. Ang dalawang rakaat ng salatul fajar, yung magsala ka ng dalawang rakaat bago yung fajar, ito ay mas mainam pa sa mundo at sa nilalaman niya. Mas mainam sa mundo at sa nilalaman niya. Sa panahon ni Propeta Adam, ang unang nilika, napakaganda ng mundo, hindi po ba? At sa panahon ng mga nagdaang na unang propeta, yung kayamanan nila Fir'aun, nila Karun, yung mga kayamanan noong araw, at yung kayamanan ngayon, yung mga gold bar na atin ay kita, yung mga magagandang falls, magagandang tanawin, yung mga ginto at pilak na atin ay kita. Simula noon hanggang ngayon at susunod pa na huling, sa huling henerasyon, lahat ng nilalaman ng mundong ibabaw na ito, ang dalawang rakaang fajr lamang, magsasala ka, kayang tumbasin ang lahat ng bagay na yan. Napakalaki ng reward ng dalawang rakaan ng sunnah. So paano pa kaya yung reward ng salatul fajr? Ibig sabihin, mas malaki yung reward. Kaya yung payo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abu Huraira, dalawang rakaa bago yung fajr, tapos yung salatul duha, at yung sabi niya, wa an utira qabla an anam. Ako ay magsasala ng witir bago matulog. So yung tahajjud din mga kapatid, hindi rin ito natatapos sa buwan ng Ramadan. Ang pag-aayuno hindi rin natapos sa buwan ng Ramadan. Yung pagbibigay ng sadaka hindi rin natatapos sa buwan ng Ramadan. At wag natin ihahalin tulad ng ating sarili mga kapatid sa Islam sa mga tao na sinasambala lamang nila si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa buwan ng Ramadan. May mga ganun tao. No? Ano bro? Madami. Totoo 'yun. At hindi nga lang 'yun, mas nakakalungkot. Ang mas nakakalungkot yung tao na nagsasala ng tarawih, nagsasala ng tahajjud sa Ramadan, ngunit hindi nagsasala ng 5 beses isang araw. So mas nakakaano 'to, 'di ba? Hindi. Nakakaaway. Bakit? Yung obligatory, hindi niya ginagawa. Tama yun. Ano bro? Mapipaeda? Sahay. May mga tao nagpupuwet sa tahajud. Nagpupuwet sa tarawi. Paunahan. Sa first half pa. Pero hindi nagsala ng fajar. Hindi nagsala ng zuhur, ng asar, ng maghrib, ng isya. Sa buwan ng Ramadan. So nalugi siya. Yung pag-aayuno niya hindi tanggap. Wallahi mga kapatid, ang pag-aayuno ng isang tao na hindi nagsasala, hindi tanggap yan. Bakit? Anong unang tatanungin sa araw ng paghukom? Ang unang tatanungin sa atin? Sa karapatan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, tandaan natin ito mga kapatid ha, ang unang itatanong sa atin sa kabilang buhay, sa karapatan ni Allah, ay ang sala. At ang unang itatanong naman sa karapatan ng bawat isa, ano? Kasi tayo may karapatan sa bawat isa. Ha? Asawa? Hindi. Sa libingan yun, tatanong. Ang unang itatanong sa pagitan ng tao ay ang pagdanak ng dugo. Yung pang-aapi. Yung pagdanakaw, yung panununtok, hindi mo na itatanong yan. Ang una, pagdanak ng dugo. No? Kaya mga kapatid, ang pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala hindi lamang sa buwan ng Ramadan. So maraming ganyan tao na lugi sila na yung magdamag araw tulog. Maraming ganyan eh mula after ng sahur. Yung kasi may mga tao sa Pilipinas na alala ko, yung sahur nila alas 2 ng umaga. Tapos tulog na. Hindi nagsara ng fajar. As hindi na isa ng zuhur, ng asar. Gising nala, sahur. O sahur, ay iftar. Iftar, napagod ba siya? Dito rin, mayroon din. Ha? Mayroon din ganyan dito. Mayroon din dito sa Saudi? Sa sana lang gusto.
So, kawawa yung ganun tao, Allah. Tapos may mga tao yung nag-iiftar sila, tapos sa masjid, nag-iikama na. Allahu Akbar, shahadu an la ilaha illallah. Nalate na ng salatul jama'ah. Nalate na ng salatul jama'ah. Mga kapatid, kalugian yung ganun. Dapat nga, kapag sa buwan ng Ramadan, hindi ka malate ng takbiratul ihram. Disiplina kasi. Ang buwan ng Ramadan, dinisiplina tayo, tinuturoan tayo na hindi tayo malate sa sala. Meron ako ikukwento sa inyo, si Sa'id bin Musayyib. Napakaganda ng kwento na to. Tsaka sa pasok natin dito yung pag-aasawa kasi napakaganda na ito eh. Si Sa'id bin Musayyib, mga kapatid, painggan yung kwento na ito. Meron siyang isang estudyante. Nakalimutan ko yung pangalan ng estudyante niya. Basta isa sa mga estudyante niya, nagulat si Sa'id bin Musayyib na late. Kumbaga hindi niya nakita yung estudyante niya. Sa masjid, sa Madina nangyari yung kwento na ito. Tapos sinabi ng isa sa mga klas, ng mga estudyante niya, "Ya Sheikh, namatay ang kanyang asawa." So namatay yung kanyang asawa, hindi siya naka-attend ng class. Ang ginawa niya, naglibing siya sa asawa niya, tapos yung ta'ziyah. No, tumatanggap siya ng ta'ziyah, yung pakikiramay. No, pagbisita, condolence, pupuntahan sila, makikiramay. Pwede yung ganun sa Islam. At soon na po yun, papagaanin mo yung damdamin ng kapatid mong namatayan. So yung kwento niyan, isa sa mga estudyante niya na yun, dahil siya hindi nakapasok, ano yung dahilan? Namatayan. Tapos, pinunta ni Sa'id bin Musayyib, yung kanyang estudyante na yun. Kinatok niya yung bahay. Sabi niya, "Man." Sabi niya, "Sa'id." Hindi niya sinabing Sheikh Sa'id. No, mapagkumaba, sabi niya si Sa'id. Tapos sabi nung tao na to, yung estudyante niya, "Lahat ng Sa'id pumasok sa isip ko, maliban kay Sa'id bin Musayyib." Sheikh niya. Maliban sa Sheikh niya, bakit? Kasi malapit na yung oras ng salat that time. Tapos sinabi niya si Sa'id bin Musayyib, 40 years hindi siya na-late ng takbiratul ihram. Ilan taon? 40 years. 40 years hindi na-late ng yung unang takbir, Allahu Akbar. Lagi niya naabutan, lagi siya nandun. Kung hindi siya yung imam, siya yung nasa unang linya. 40 years. Kaya nga yung kumatok sa kanya, sinong Sa'id ba to? Hindi, lahat ng Sa'id nabanggit niya na Sa'id bin Fulan, maliban kay Sheikh Sa'id bin Ibn Sayyib. Kasi nga si Sa'id bin Sayyib, laging nasa first up ng masjid. Hindi siya na-late ng takbiratul ihram. Tapos sabi niya, bakit di mo ako binalitaan na matay pala ang asawa mo? Para nakiramay kami sa iyo, natulungan ka namin. Sabi niya, "Sheikh, ayokong maabala kayo sa pagtuturo ninyo." So yung adab din ng isang estudyante, kaya hindi niya na nasabi sa kanyang guro. Tapos tinanong siya, "Gusto mo ba mag-asawa?" Sabi niya, ng estudyante niya na ito, "Ya Sheikh, sino yung magpapakasal sa akin?" Sabi niya, "Wala akong pera, mahirap lamang ako." Sabi niya, "Ana o Zawijat bint." Nagulat siya. Sabi niya, "Ako, ipapakasal ko sa iyo ang aking anak." Nagtaka siya, sabi niya, "Anak ni Sheikh Sa'id bin Musayyib. Alam niyo ba, yung anak ni Sheikh Sa'id bin Musayyib, rahimahullah, yung anak niyang babae, anak ng mga amir, anak ng mga khalifa, gustong pakasalan yung anak ni Sa'id bin Musayyib. Tapos, siya, estudyante lamang, mahirap lamang, yung tatay mismo mag-aalok sa kanya. Anak ng mga hari, namamanikan kay Sa'id bin Musayyib, pero tinanggihan ito ni Sa'id bin Musayyib. Bakit? Dahil yung gusto ni Sa'id bin Musayyib, yung gusto niya mapangasawa ng kanyang anak, yung lalaki may takot kay Allah. Yung lalaki na magagabay sa kanyang anak na babae. Yung lalaki na kapag nawala siya sa mundo, nandyan para gabayan ng kanyang anak na babae. Kasi walang saysa yung kayamanan. Ano yung kayaman kung maliligaw naman ang iyong anak? Kung hindi naman matuturoan ng iyong anak, di ba? Kaya si Sa'id bin Musayyib, inalok niya ang kanyang anak. No? Kumbaga sa kanyang estudyante, "Ang aking anak, papakasal ko sa iyo." Sabi niya, "Sheikh, wala akong pera, wala akong dirham sa panahon niya. Kayamanan na ibibigay na pang dori." Walang pakialam si Sheikh Sa'id bin Musayyib. Kasi kilala niya yung estudyante niya. Alam niya yung ugali, alam niya yung salah. Kaya doon niya,
ipapakasal yung kanyang anak na babae. So sa panahon natin ngayon, may ganito pa kaya? Una, ang una tatanong kagad, ano yung trabaho mo? Saka nakapagtapos. No? Yung bahay mo. Kumbaga, wala nang problema sa ganung bagay, pero kinakalimutan yung din na kung saan ito yung napakahalaga at napaka-importante. Kapag may namanikan sa inyo mga kapatid, ang una ninyong tatanong, kamusta yung ugali mo? Kamusta yung ugnayan mo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ako, may anak akong babae. Okay, may mga kapatid kayong babae, may anak na babae. Huwag na huwag tayo magpapalilang sa pera mga kapatid. Wallahi, ang daming may asawa, mag-asawa ngayon. Mga kilala natin, yung Dory, 100,000, 500,000. Pero ano nangyari sa buhay nila? Masaya ba sila? Hindi, away na away. Kasi walang baraka. Sabi sa hadith ni Propeta Muhammad SAW, khairun nisa. Isipin mo yun? Ang pinakamainam na babae. So mayroon apat na babae mainam, no? Sino yung apat na babae na mainam? Ha? Sino yung apat na babae na mainam? Hindi, yung apat na babae na banggit sa hadith. Si Maria? Si Maryam? Sino pa? Si Asia? Sino pa? Fatima. Si Khadija at si Fatima. Ito yung sabi sa hadith, khairun nisa arba. Ang apat, ang mayroong apat na babae na mainam. Tapos sinabi sa hadith, khairun nisa. Oh, hindi lang silang apat na mabuti. Meron pang ibang mga babae na mainam na inshallah kasama sa kanila. Sino ito? Khairun nisa. Ang pinakamainam na babae, aktharuhunna baraka. Ito pa. Ang pinakamaraming blessings. Ito. No? Khairun nisa. Ang pinakamainam na babae at maraming blessings ay saruhunna muuna. Yung may pinakakonti. Pinakasabi, ay sir, pinakakonting Dory. Allahu Akbar. Word ay sir, hindi yasir. Ibig sabihin, pinakakonti. Ngayon, hindi na pinakakonti yung nag-uunahan yung mga kapatiran eh. Pinakamalaking Dory. Depende pa diba? Sa educational background. Depende pa. Ito si Sa'id bin Musayyib, mga kapatid. Pinakasal niya yung kanyang anak. Kaya nga yung pinakasal niya sa oras nito, after nito, kinasal na kagad kasi fasting pa sila nyon. Sabi ng kanyang guro, ikinakasal kita sa aking anak, sa Dory na ganito, ganyan. Nakalimutan kong ilang dirham, basta napakababa lamang na Dory. Tapos, inanunsyo kagad ni nung kanyang estudyante. Sabi niya, si Sa'id bin Musayyib, pinakasal niya ang kanyang anak sa akin. Tapos yung mga kapitbahay, hindi makapaniwala. Tapos sinasabi na ito. Eh, yung anak ni Sa'id bin Musayyib, anak ng mga hari, anak ng mga khalifa sa Baghdad. No? Sa Iraq, yung gustong ipakasal sa kanya. Pakasalan yung anak ni Sa'id bin Musayyib. Tapos sa'yo, ipapakasal lamang. Kamamatay lamang ng asawa mo. Tapos ipapakasal pa sa'yo yung anak ni Sa'id bin Musayyib. Kaya nga nung after ng susunod na araw, dinala ni Sa'id bin Musayyib ng kanyang anak sa bahay ni ng kanyang estudyante. Sabi ng kanyang yung babae na ito halos madapa pa. Kumbaga dahil sa hiya kasi nga yung babae noong araw talagang hindi lumalabas. Lumalabas lamang sa kapag importanteng bagay. Si Fatima bint kalimutan ko. Basta isa sa mga salihat noong araw. Pangalan niya ay Fatima. Fatima bin Attar, kung di ako nagkakamali. Tatlong beses lamang nakalabas ng kanyang bahay. Yung araw na apat na beses nakalabas. Yung pinanganak siya, araw na pinanganak. Hindi, pinanganak siya sa bahay. Tatlong beses lamang nakalabas, maalis. Kasi pinanganak siya sa kanyang bahay. Araw na nag-asawa siya, araw na nag-hajj, at sa araw na libing niya. Sabi sa banal na Quran, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ Manatili kayo sa inyong mga bahay. Kaya yung pinakamainam na lugar ng babae, saan? Sa bahay. Sa yung pinakamainam na sala ng babae, saan? Sa bahay. Sa bahay. Diba? So ngayon, yung mga... Pero, ang babae, kung nasa bahay nga, pero cellphone naman ang cellphone, nanonood ng mga teleserye, Korean novela, Facebook, Instagram, kung ano ang nakikita yung mga lalaki, nakikita ng mga kaubad, nakikita ng mga... Wala rin sa isa yun.
Kaya dapat binabantayan natin yung ating mga asawa, yung ating mga anak, dahil ama na sila sa atin. Tatanungin tayo ni Allah sa kabilang buhay. Ito, mga kapatid, yung kwento na ito, Sa'id bin Musayyib, napakagandang halimbawa talaga para sa atin. Diba? Kaya yung nanay ni Sa'id bin Musayyib, sabi niya, huwag mong lalapitan yung babae na ito. Kasi pinagandahan niya muna. Kumbaga, inayos niya. Katulad ng normal na babae sa oras ng kasal. Diba? Pinapaganda. Wala nang problema magpaganda yung babae sa oras ng kasal. Basta yung ganda niya, saka pa babae papakita, hindi papakita sa mga lalaki. Kasi ngayon, yung iba, sa kasalan, maganda yung babae. Tapos yung ganda niya, ipapakita rin sa kapwa lalaki. Pinapalik pa sa stage. Oh, pinapalik pa sa stage. Bida ka yun. Wal-iyadu billah. No, kaya mga kapatid, yung point natin dito, tsaka ngayon buwan ng Shawwal, soon na mag-asawa ngayon buwan ng Shawwal. Problema kasi nila, wala silang asawahin. Hindi, yung problema, ano, maraming babae, kaya lang... Hindi, kung maghanap kayo ng babae talaga, totoo lang, mga kapatid, huwag niyong pipiliin yung ganda. Yung ganda, ano lang yan, secondary lang yan. Ang unang-una talaga yung may takot kay Allah para maging masaya kayo. Magtanong kayo sa mga may asawa. Kamusta ba yung buhay may asawa? Wallahin, mga kapatid, sabi sa hadith, arba'u minas sa'ada. Apat na nagpapasaya sa isang lalaki. Kasama rito yung almar'atu salihah. Mag-asawa kayo yung babae na handang kumain ng pagkain sa bahay kahit asin yung ulam. No, kahit toyo. Yung babae na tutulungan ka para lumakas ang pananampalataya mo. Yung kapag wala kayo, wala kayong pera, walang mapadala, andyan para papayuhan ka, hindi. Ba't ito lang padala mo? Diba? Kulang pa. Wag ganun. Kung gusto nyo maging masaya, yung babaeng may takot kay Allah. Isang dala lang tayo sa mundong ito. Wala tayo maglalaho. Yung may talata, mayroong talata sa banal na Quran, sinasabi, makakasama natin yung ating pamilya, ang aba, wal azwaj, sa kabilang buhay, na mga matatakotin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun lamang yung pahay natin ngayon, na sambahin natin si Allah subhanahu wa ta'ala, sinamba natin siya nung nakaraang buwan ng Ramadan, at ngayon buwan ng Ramadan, at ngayon buwan ng Shawwal, hanggang taidat na ng kamatayan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sambahin mo si Allah, hanggat ikaw ay datnan ng kamatayan. So, ganit na lamang. May katanungan kayo? Allah alam. Assalamu alaikum. Ito si... Ano yung tanong mo kayo? Regarding, tinanong ko na to sa mga estudyanteng ustads natin. Oh, ano yung tanong na yun? Regarding dun sa Salatul Duha. Salatul Duha? Gusto ko lang ng kasi may nagtatanong din sa akin. Gusto ko lang ng yung clear na dalil na ito ba yung nagawa ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam o yung pinag-utos niya lang o kasi sa sunna nga kasi sa salita yung pinag-utos at saka ginawa. Kaya gusto ko yung dalil na na-perform ba to ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapanahunan niya. Yung pagsamba ng mga parte ng katawan natin, yung 360 parts ng katawan natin, okay yun, yun ang isa sa reason ng sa ano. Pero yung dalil na nagawa, pinag-utos ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, confirmado na yun doon, pero nagawa niya ba sa panahon niya? May nagtatanong mo sa akin. Dari lang. Okay. Tayyip, ang katanungan po ng ating kapatid, nakuha natin ito sa 40 hadith. Naalala nyo? 40 hadith. At ang para sa mga viewers natin dito, yung katanungan, ano daw yung dalil na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakapagsala ng Salatul Duha. May mga hadith na nagsala siya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang totoo niyan, ang hukum ng Salatul Duha, sunnah muakkada siya.
Alam niyo ibig sabihin ng sunnah muakkada? Malapit sa wajib. Ha? Ano bro? Hindi iniwan ni propeta Muhammad. Hindi niya iniwan. Yung malapit na siya sa wajib. Totoo yung ibig sabihin ng sunnah, hindi niya talaga ito iniwan kahit siya ay nasa safar, nasa maglalakbay siya. Tandaan niyo ang sunnah sa musafir, ha? Ang sunnah sa musafir ang pag-iwan ng mga sala na sunnah. Okay? Ang sunnah sa musafir ang iwan ang mga sala na sunnah. Pero hindi la, halimbawa, yung 12 raka'a, no? Yung rawatib. Sunnah sa'yo na iwan yun kapag ikaw yung manlalakbay. Pero may mga sunnah na hindi dapat iwan. At ito yung sunnah muakkada, yung tatlong nabanggit natin kanina. Ano ito? Yung salatul duha, yung salatul witir, at yung 2 ng fajar. Hindi ito iniwan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung tahajjud kahit na siya yung manlalakbay, hindi niya ito iniwan. Ano yung tatlong sunnah na ito? Bro, pakiulit niya. Sunnah ay yung tatlong sunnah na hindi iniwan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit na siya ay manlalakbay. Sala bago mag fajar. Yung 2 bago magfajar. Tapos salatul duha. Salatul duha at salatul witir. Ulitin natin ha, ang taong manlalakbay, sunnah sa iyo na iwan ang mga sunnah na sala. So yung maliban sa tatlong na ito. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadhaba alaiha. Kumbaga ginagawa niya talaga ito kahit na siya ay manlalakbay o hindi siya naglakbay. Maliwanag kapatid na ali. Oh, ginawa niya ito 4 ah. Bagkus raghaba fiha. Kumbaga hinimok niya na gawin niya talaga yung ano, salat, yung salatul duha. Sunnah muakkada yung hukom niya. Sunnah muakkada yung hukom ng salatul duha. Bagkus hinimok ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga tao na iwan ito. Ang pinakakonting bilang niya ilan? 2. Magsala ka ng 4, 6, 8. Ala rahatika o ala kaitik. No? Kung ano man gusto mong raka'a na gusto mong gawin. Ilang raka'a. May katanungan pa? Tahajjud. Aywa, ano yung tanong mo kapatid sa tahajjud? Ang pagbigkas po ba ng Surah Al-Fatiha, obligatory po bang mas malakas? Ah, mashallah. Mashallah, sige. So yung katanungan niya sa salat o tahajjud, ano ba yung mainam na sala? May mga sala, tandaan natin na nilalakasan yung boses, at may mga sala na hindi nilalakasan yung boses. At sa gabi, yung sala sa gabi, walang problema na lakasan mo yung boses mo, pero hindi malakas sa malakas, yung ikaw lang yung nakakarinig. Yung halimbawa, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yawm Al-Din. Walang problema na ganun mo yung boses mo sa tahajjud o sala, salatul witir. Kasi yan yung sandali na maaari mong ano yun yung boses mo, lakasan. Pero yung tanong, ano ba yung mainam sa salat o tahajjud? Halimbawa, pamilya kayo, grupo sa bahay. Sabay-sabay kayo magsasala o hindi? Di ba? Hindi. Kumbaga, jamaa kayo, sabay-sabay, tas may mag-iimam. Ang mainam sa salat o tahajjud, yung mag-isa ka lang. Individual. Individual. Kahit marami kayo sa bahay nyo. Magsala ka rin, tahajjud. Ayun yung mainam. Pero kung halimbawa, gusto ng sabay-sabay, paminsan-minsan, wala ang problema. Pero ang mainam, huwag niyong gawin niyang ganun. Mas mainam. Yung mainam na oras sa salatul duha. Ah, mashallah. Ang mainam na oras sa salatul duha, yung bago magduhur. Bago magduhur. Pero yung oras niya, 10 minutes? Yung oras niya, bago magduhur, Adam? Ha? Hindi. Yung oras ng salat o duha, yung oras niya, kapag nagsurok na, 15 minutes yun, 15 minutes, papasok na yung salat o duha. So, hindi ibig sabihin na nagsurok na agad, magkasala ka na agad, na hindi. Kailangan after 15 minutes, mag-antay ka. After ng rubu sa pwede ka na. Pinaka-isa sa pinaka-best. Kaya, wala, tayo mga kapatid, habang kaya na, habang tayo ay nakakasujud, nakakaruko, magsala tayo na salat o duha. Kahit 2 lang. Kasi ang salat o duha, sabi sa hadith, salatul awabin. Sino yung mga awabin? Sila yung mga nagbabalik loob kay Allah. 2 lang, alam ba? Break. 10 a.m.
Oh, 11 a.m. sala ka. Sa office ka. Nasa office ka. Wudu ka. Tapos, lalo lang ngayon, kahit saan naman siguro sa atin dito, may mga ano tayo eh. May mga musalla, di ba? Sujud, Ustad. Para sa ating magulang ganyan. Ano ba ang mas mainam gawin? O, paano ba? Pag sujud o pag may mga ano daw po yan eh. Marinig ko lang sa iba kung tama ko ba. Una, yung magulang, Muslim, hindi Muslim? Muslim po. Muslim. Okay. Ang pagdudua habang nakasujud, kahit anong lingwahe pwede. Pero, unahin mo muna basahin yung Arabic. Sabihin mo muna yung dua na wajib. Yung Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Okay, pwede mo lagyan. Subhana Rabbi al-A'la al... Ano? Subhana Rabbi al... Azim. A'la. Tapos, pwede mo dagdagan yun. Al-Azim. Pero kahit Subhana Rabbi al-A'la lang, after nyun, after mo mabasa, pwede ka na magsala, magdua na kahit anong dua. Kapag nakasujud ka. Tandaan natin ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No, ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, aqrabu ma yakunul abdu inda rabbi, ang pinaka wa huwa sajid. Para, kaya paramin yung inyong dua. Ang sandali na malapit ang isang alipin kay Allah, kapag siya ay nakasujud, kaya paramihin yung inyong mga dua. At mayroong hadith. May isang hadith na bata. Hindi ako nakalimutan ko yung sahabi na ito. Yung bata na ito, bata pa. Si Rabia, kung di ako nagkakamali. Ka'ab bin Rabia, kung di ako nagkakamali. Allah alam. Allah alam, no? Nakalimutan ko yung sahabi na ito. Bata siya. Ang ginagawa niya, kumukuha siya ng tubig ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa wudu. Para sa wudu. Tapos isang araw, sabi niya sa bata na ito, gusto niyang gantihan. Kasi lagi niyang dinadalan eh ng tubig si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "O ikaw, anong humiling ka sa akin? Kahit anong kahilingan ibibigay ko sa iyo." Yung bata na ito kasama sa mga natutulog sa masjid, Ahlus Sufa. Yung Ahlus Sufa, sila yung mga sahabi na may hirap na natutulog sa masjid. Yung walang matirahan, hindi mayaman, mahirap lang, pobre. Inaalagaan na Nabi Muhammad. Inaalagaan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapos binibigyan sila ng sadaka. Binibigyan ng zaka. Kumbaga, gusto niya bigyan yung bata na ito. Kaya sabi niya, humiling ka sa akin. Sabi ng batang ito, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Allahu Akbar. O sugo ni Allah, hinihiling ko sa iyo na makasama kita sa paraiso. Subhanal, bata pa lamang. Tingnan mo yung pangarap, bata. Kaya sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Okay, radalik. Humiling ka ng ibang ganong kailingan." Bakit niya sinabi yun? Sapagkat ang makasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paraiso ay mahirap na. Mahirap na. Kumbaga mahirap mangyari yun. Maliban na lamang kung masipag ka talaga sa mundong ito, nag-aibada ka talaga, malinis yung puso natin. No, sa malinis yung puso natin sa shirk, malinis yung puso natin sa bid'a, malinis yung puso natin sa inggit, sa galit. Kapag ganun, inshallah makakasama natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paraiso. Kaya sabi niya, humiling ka ng iba. Huwag ganun. Kaya sabi niya, "Ya Rasulullah, inyong gusto kong kailingan." Makulit yung bata eh. Subhana, bata pa lamang. Ngayon, yung tatanong ng mga bata, anong gusto mo? Gusto ko maging... iPhone. Oh, gusto ko ng laptop. Gusto ko ng... tab, para makapaglaro ng ML, para ganyan yung mapaharap ng bata ngayon. Kahit hindi bata, pinupunin. Kahit hindi bata. Totoo mga kapatid, tingnan mo yung pangarap ng batang ito. Mataas pa sa kalangitan. Tayo kaya, nasubukan kayo natin yung, ano, yung mga harap ng ganun, makasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O basta sapat na sa atin, ang importante sa paraiso. Ang importante, malayo sa impyerno. No? Mga ganun na lang, hindi. Mga kapatid, kapag tayo ay hihiling, sabi sa hadith, hihiling nyo ang Jannatul Firdaus. Yung Jannatul Firdaus, dun nandun si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa baba ng trono ni Allah. Hihiling natin sa mga magulang. Sa ating sarili, unang-una, sa ating mga magulang,
sa ating mga asawa, sa ating mga anak, sa lahat ng Muslim. Pagduan natin ang tayo ay mapasok sa Jannatul Firdaus, sila alam. Kaya sabi ni Propeta Muhammad sallam, dahil makulit ka na bata, sige, ang payo ko sa iyo, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Ayun na. Ang payo ko sa iyo, magsujud ka ng marami. Ibig sabihin, magsala marami ng tahajjud, ng mga sunnah. So, kailangan kapag tayo ay nakasujud, paramihin natin yung ating mga dua, no? Kaya magdua tayo na magdua habang tayo nakasujud, kahit anong lengguwahe yan. Allahu alam. So, wala na katanungan? Ngadit na lamang, sallallahu salamu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.